Okay. Ayan, takluban lang po natin ang tela. Oh, meme, oh. Oh, Choco Boy. Na, dito nga, dali. Dito nga, dito. Oh. Magandang araw po rin mga kabayan at napakainit po ngayon ng panahon dito sa atin sa Batangas ay sobrang init. So naisipan ko pong gumawa tayo ng Pinoy sorbetes. Ayan. At special announcement lang po, pahensya na po doon sa mga nagpapaluto po, nagme-message sa ating Facebook page at tinat up ko muna po ang ating mga orders. Ang lulutuin ko muna po ay yung ating mga naka-schedule na at nagkaroon po ako ng knee injury. So ay nakuha ko sa pagbabasketball. So, nung mga nakaraang taon no, ay mahilig ako mag-basketball, eh, nalanakit ho ang aking tuhod. So, pagpasensyahan nyo na ho. At update na lang po ako kung kailan uli ako tatanggap ng mga orders. At papacheck up ko muna ho yung aking tuhod. So, magagawa ho tayo ng Pinoy sorbetes. Meron ho tayo ditong mangga, Yakult, dalawang latang Angel's Creme Densada, o kung anong brand po ang gusto nyo gamitin. Tapos ay meron din tayo ditong plate food. Flavoring vanilla flavor. So, yan lang po ang ating gagamitin sa ating Pinoy sorbetes. Umpisa na ho natin at itong ating mangga. Ang bango, hinog na hinog. Atin lang po kukunin yung laman. Imbot o, ay atin na yung papapakain. Ay, lagay na lang, diretso na po natin dito sa ating blender. Gagamit po tayo ng blender, ayan. Kutsarahin lang ho natin, ganito, ayan. Yung dalawang pisngi ang ating gagamitin. Gustong-gusto ito siguro mga bata ngayon, tag-init, at lang hindi nabibili ng ice cream. Kada dadaan ay bibili. Gagawa tayo na sarili natin version ng Pinoy sorbetes. Ayan, lagay lang po natin sa blender, tatlong piraso. Ubusin po natin yung tatlo nating mangga. At ito po ay disclaimer dun sa sadyang nagagawa ng ice cream. Hindi po ako professional na nagagawa ng ice cream. Ay susubukan ko lang po yung aking version ng mango ice cream. Mango vanilla ice cream. So yun, nasalin na ho natin yung isang lata. Isalin natin yung pangalawang lata. At tapos talagyan din po natin ang Yakult para may probiotics. Yakult. Dalawang bote lang siguro at baka lumabna. Huwag po natin lahat yung Yakult para lang may Yakult flavor. Buksan lang ho natin ang ating Yakult. Tigas, butasin na lang natin. Alright. Tapos, patakan po natin ang vanilla flavoring. Mga isang kutsarita siguro. Ay, isang kutsara, yan. Isang kutsara vanilla. Po natin ang vanilla flavor. Haluin po natin, i-mix natin muna. Tapos, atin ang tatakpan. So, i-blender po natin yan.
gagamit tayo ng blender. Yan, blender po natin. Dodorogin natin yung durog na durog. Ipindutin po natin dito sa puree. Ayan na. Yan, okay na po yung ating mixture. Kita niya, dapat maging ganyan ang itsura, parang malapot. Salin po natin dito sa ating lalagyan. Ayan. Tapos ay tikman natin. Masarap. Okay na. So kung nakukulangan po kayo sa pinakita natin na ano, pwede po kayo magdagdag ng ano, ng gatas. Yan. Condensed milk. So paano po natin patitigasin to? Madali lang ito. Gagawa ko tayo para natin mapapatigas itong ating ice cream. Pinoy sorbetes. Ayan, meron po tayo ditong yelo. Lalagay po natin sa batiya. At pagka po kayo walang freezer, pwede rin po tayo magpatigas ng ice cream. Yan. Tapos talagyan po natin ng asin. Asan ho natin? Maraming asin. Para hindi ho agad matutunaw yung ating yelo. At dyan po natin patitigasin yung ating Pinoy sorbetes. Ah, nakaabang na mga pamangkin ko. Maya-maya ay mga ngayon tayo na ice cream na Asli. Ano dyan tayo si Asli? Itikman natin mamaya ito. Yan. Yo, kita nyo, tigas na. Hindi agad ba ano pag nilaga ng asin, na tigas. Lalagyan po natin ng guwang sa gitna at dyan natin yung ating ano, mixture. Yan, lalagyan lang po natin na cling wrap yung ating ano, yung ating mixture at baka malaga ng asin, magsasala ang lasa niyan. Di balik kung kukunti. At magiging balance. Lagyan po natin ang cling wrap. Yan. Tapos ilalagay po natin yan dito sa ating ano. Ginawang yelo. Tama-tama mga kapatid, mainit ang panahon ngayon. Maya-maya, makangain tayo ng ice cream. Okay. Tapos, babulutan po natin ito ng tela. Kasi babaw. Yeah, takluban lang po natin ang tela. Tapos ay takluban pa natin ang isang batiya pa para safe. Yan. So yan, hintayin lang po natin tibigas at mamaya babalikan natin, papakita natin kung maganda ang resulta ng ginawa natin Pinoy sorbetes mango vanilla flavor. So mga kabayan, pagkalipas ng naka-5-lip tayo, nakalimutan natin. Mga dalawang oras ating napababad, tingnan natin. Ang ating ice cream. Ayan, natunaw na tubig. Nabuhay natin. Natulo-tulo pa, natunaw na yung yellow.
Meron ng tubig. Ayan ang ating nakonektura. Tumigas kaya? Ayaw, matigas. Pero hindi pa siya katigasa. Pero pwede na. Oh. Ayan. Oh. Wala tayo lang alam. Wala tayo nalagyan. Meme! Nga, nakain tayo ice cream. Tawag si Chuko Boy. Chuko Boy! Ayan. Bigyan natin yung mga bata. Oh. Ay, konting ano pa mga kabayan, dapat eh ano pa? Mas mat, ano, dapat eh mas matagal pa natin nilagay sa ano. Sa yelo. Pero okay na rin, dapat tumigas na 'yung gilid. Yung gilid matigas. Ah. Choco Boy. Yan ah. Di pa masyado matigas yung ibang parte. Pero pwede na rin. Ice cream na yan. Oh! Meme, oh! Oh, Choco Boy! Sina, oh. Dito nga, dali! Dito nga, atit! Oh. Oh, yan ang iyaw. Aray, oh. Yan ang matigas. Oh. So, yun, mga kabayan, napakasimple lang ang ating ice cream. Oh. Oh, tikmin na, Meme! Choco Boy, ang lasa? Choco Boy. Libre ice cream. Hindi, ba mahulog ka? Upo, upo, upo. Tatanggal na natin na rin. Ang lasa, sarap. Oh. Mmm. Ice cream nga, oh. Ako, yakin, oh. Mm. Ha? Ah, ice cream? Sarap. Favorito ni Meme yan eh. Ah. Aray ko ya, sa gilid, matigas. So yun, hanggang dito na lang tayo mga kabayan. Maraming pong salamat sa inyong panonood at pagsuporta sa ating mga video. Ingat po lagi tayo lahat mga kabayan at God bless po sa ating lahat. Sana po ay magkita-kita tayo uli sa susunod ko pang mga videos.